Reklamo naman ito ng isang nanay laban sa kanyang pabayang anak na nasa New York, sa Amerika. Mas inuuna raw na padalahan para nito ng pera ang karelasyong lesbian dito kaysa sa kanila. Makakausap po natin si Lailani Elicano. Nanay Lailani, magandang umaga po. Nay. Nay? Nay Lailani, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Okay. So yung anak niyo pong si Rochelle ay nasa New York. Okay. Ano pong trabaho? Kabit. Carol! Carol! Habang kong nagkakabit. Kasi hindi nyo sinabihan kanina pa dapat yan kabit. Sige, Carol, sayo muna. Okay. Nice! Carol! Very good! Thank you. Talagang ito si Carol yung pag merong mga gap, siya yung mag-fill ng gap na yon. Okay. Makausap na natin. Ah, wala pa rin. O, Carol! Sige. Sige na. Okay. Pagpagod ka na si, ano naman, Maxima. Maxima! Pwede mo kayo magpalit-palit para makapagpahinga ka muna. Maxima! Maxima! Okay. Pagpagod ka na, Maxima, si ano naman, Shari. Shari. Sige. Shari, dali. Wow, love me. Okay na? Okay na. Makakausap po natin si Nanay Lailani Elicano. Nay, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rapi. Nasa New York po si Ma'am Rochelle. Opo, Sir. Anong trabaho niya po sa New York? Eh, yun nga po, Sir. Kasi noon, alam ko, diswasing siya eh. Pero lumipat siya. Pero itong bago niya pong hanap buhay, hindi ko po alam. Pero may anak buhay po siya. Sabi nitong anak kong bunso, factory daw po siya nagtatrabaho ngayon, Sir. Okay. So ngayon, Ma'am, nagtatampo kayo kasi hindi na kayo napapadalang suporta at ang nangyayari ay yung kanyang karelasyon na lesbian na ang nakakatanggap ng suporta. Opo, Sir. Okay. Ano pong sabi ni Rochelle nung kausapin mo siya tungkol dyan sa issue na yan? Ang sabi ko po kasi sa kanya, Sir, hindi naman ako umingi ng malaki sa kanya. Ang sabi ko, lingunin mo rin ako dahil nandito ako. Nagalit po kasi siya sa akin, Sir, dahil kasi po pumunta ako sa Dinilupihan pagkatapos ng ECQ ng Olongga po. Kinuha ko po yung TV niya dahil po kasi nag-shutdown po ang TV ko. Nanonood po kasi ako lagi ng balita at saka nga po nung Rapitol po, idol po yung 11 a.m. Yun nga kaso po, ang sabi niya, hindi raw pumapayag yung anak ko at ayaw rin daw ng anak ko. So sabi ko, nagkatampo ako dahil isang taon ang anak ko sa Amerika. Nag-uupa siya sa'yo, ilaw, tubig, wifi, kumpleto ka, dalawa TV mo. Hindi mo naman ginagamit ang TV. Sabi ko, hindi nga niya ako nabibigyan, sabi kong ganun. Ngayon sabi nung tibo, wag mong galawin yan, wag ko raw galawin yung TV. Sabi ko, hindi pwede, kukunin ko yan. Kasi anak ko ang nag-uupa dito, gamit niya to. Ay, kausapin muna natin si Jane, sabi niya po, Sir. Ang sabi ko naman po, Sir, pag umuwi ang anak ko, sa kanya kunin sa bahay ko ang gamit niya. Pero ito, bahay ito ng anak ko dahil siya ang nag-uupa dito. Okay. Yun po ang sabi ko. Sige po. Nay, sandali, kausapin naman natin si Miss Rochelle Mary Kelly mula New York. Miss Rochelle, magandang gabi po. Diyan. Hello po, magandang gabi. Ay, gabi po dyan. Ay, gabi na po dito. Opo. Nakali po dyan eh. Opo, ma'am. Ma'am, nagtatampo sa inyo si Nanay Lailani. Opo, alam ko nga po yun. Si... Kasi po, di ba, may responsibilidad na po kasi din ako eh. Sa ngayon po, hindi ko po siya kayang... Nagbibigay po ako dati, kaya lang po, abusado. Linggo-linggo po, hindi naman po linggo-linggo yung sahod ko dito. May sarili ko lang din po dito. Tapos nakikisuyo lang din po ako sumakay. Kasi 5 minutes po yung biyahe papunta sa trabaho. Madali 12 hours po ako nagtatrabaho. Halos wala na po akong tainga. Mag-isa lang po ako nakatira sa bahay. Nangungupa po ako ng 25,000 monthly.
Oh, okay. Tapos may anak pa akong pinapadalahan. Okay. May paliwanag yung ba yung kay nanay nyo? Oo po, pinaliwanag ko na po sa kanya. So alam ko po kung anong hinahabol niya. Gusto niya po siguro uli ng monthly na padala. Masasabi ko lang po, sa ngayon hindi ko po kaya lalo po lockdown dito. Wala din nga po akong pasok ng 1 week eh. Wala po akong pasok ng 1 week, sir. Okay. Sa totoo lang, marami rin siyang kasalanan sa akin, sir. Pero pinapabayaan ko na yun kasi, sabi na natin anak niya ako, sir. Pero huwag naman sanang isumbat lahat sa akin. Kasi hindi ko naman hiniling sa Diyos na maging anak niya ako. Kasi matagal na kami hindi okay niyan eh. Pinalo niya ako ng martilyo sa ulo, pinlaing tosan niya ako ng kutsilyo. Kaya po hindi kami magkasundo niya. Pero bilang anak po, nagbibigay pa rin ako. Binigyan ko yan, sir, ng rep. Hindi masyadong luma yung rep. Binigyan ko siya ng cellphone na ginagamit niya, sir. 2,000 po kada linggo doon, may binibigyan ko sa kanya. Pero hindi ko po kinaya. Tsaka huwag niya po sanang idadama yung pinakasama ko sa Pilipinas kasi napakabait po doon. Nakautang pa nga po, binigyan pa nga po siya noon ng 3,000 eh. Binigyan pa po siya, napakabait po ng tao na yun. Kung nagsalita po ng di maganda yun, sa 8 taon po namin, sumabog na. Napakabait po talaga nung nakasama ko. Ganit lang po talaga sa kasi ang gusto niya mangyari. Yung responsibilidad, dapat, kasi gusto niya gawin ko, bayaran ko yung bahay. May kinakasama po siya, may asawa po siya. Kaya oh. Po kami dalawa ng kapatid ko, hindi po kami tumutulong sa kanya kasi may asawa siya. Okay. May asawa po siya. Nay Leilani. Yes po. Gusto mong sagutin yung mga sinabi po ng anak niyo? Usap po kayo, Nay. Usap po yung dalawa. Kasi po, sir, pagkausap ko po yan siya, sir. Hysterical agad yan, sir. Hindi yan nagsasalita ng maayos. Ma'am, lagi niya nakatigaw yan. Nay, maganda yung paliwanag niya, Nay. Maganda yung paliwanag niya. Pakisagot lang, Nay. Yung po, sir, sinasabi niya sa akin na 3,000, hindi po yung buong 3,000. At saka, sir, sinabi ko po yun, inutang ko po yun, sir. At saka po, sir, wala Nay, po sa Nay, hindi mo naintindihan. Nay, ang sinasabi niya, buwan-buwan nagpapadala siya sa inyo noon. Tapos, sir, buwan-buwan, sir. Hindi po, sir. Ganito po yun, sir. Pag ako, sir, may kailangan pumupunta ako sa Dinalupihan, nagmamakaawa po ako, sir. Nagbe-beg po ako kay Tomboy. Nay, may trabaho bang, di ba may asawa kayo, Nay? May asawa na lang kayo. Meron po, sir. Anong trabaho po ng asawa nyo? Sa mekaniko po, sir. Oh, yun naman pala, Nay. May trabaho na palang asawa nyo. Kayo po, anong trabaho nyo, Nay? Wala pa akong trabaho, sir. Nag-uobliga po siya, sir, para sa buhay namin. Ang sa akin lang po, sir, humihingi ako ng tulong sa kanya para po sa sarili ko. Sa akin Nay, po, sir. Nay, yung pong pagbibigay ng pera ng inyong anak, hindi ho dapat inuobliga yan. Dapat siya ay kusang loob. Eh, nagkukusang loob naman siya for the past many months daw, buwan-buwan. It so happened ngayon, Nay, mahirap ang buhay sa Amerika dahil meron din silang tinatawag na lockdown doon. In fact, marami sa kanila tumatanggap na lang pensyon galing sa gobyerno dahil wala pa rin trabaho. Now, pangalawa, Nay, may karapatan naman din siya, Nay, na lumigaya, magbahal. At yung kanyang minamahal dito, karapatan din naman niya na padalhan po ng pera. Yung kasi ang gusto niyo, lahat na lang sa iyo at wala na dito sa minamahal niya. Hindi po, sir. Hindi po totoo yan, sir. Ganito po kasi yan, sir. Pag nagpadala siya dyan, napunta lahat dyan kasi bahay, isolder lahat. Ngayon, mas mabuti pa yung pamilya ng Tomboy na bibigyan niya yung magulang niya. Samantalang ako, sir, hindi ako humihingi ng malaki. Tinigil niya yon, sir. Magmula ng okay, Nay, anong gusto niyo pa mangyari? Magkano ibibigay sa inyo dapat buwan-buwan? Hindi po ako humihingi sa kanya, sir, ng amount. Ang sabi ko po sa kanya, sir, gusto ko nga po, sir, kusang loob. Ang kaso po, kusang loob. Kung kailan niya lang maisipan. Okay. Ma'am Rochelle, magbigay ka raw kusang loob kung kailan mo lang maisipan. Kaya mo ba? Sige po, tignan po this week. Kasi po ngayon, sa bagay nagbayad po ako ng bahay kasi August pa uli pa yan. So, sige po, magbigay ako 1,500. Magbigay po ako 1,500 pag dumating tong unemployment ko. Kasi po, unemployment lang. Wala po kasi ako napasok ng ilang buwan. Oh. Kaya na ilang linggo. Okay. Nay. So, magbigay po ako ng 1,500. Gusto niyo po magbigay ako ng humirap po ako din sa kaibigan ko, magbigay po ako ng 1,500. Okay. Sandra po, Rochelle. Papadala ko po sa kapatid ko. Nay, naintindi mo yung sinabi niya? Unemployment? Check? Naintindi mo yan? Pero, Ma'am, sandali, excuse me. Alam ko to, kasi nakapag-work ako sa US. Narinig mo po, ma'am, yung sinasabi niyang unemployment, ibibigyan kanya ng 1,500, manggagaling po sa kanyang unemployment check. Alam mo yung sabi ng unemployment check? Hindi, ma'am, sir, wait, hindi ko pa bibigyan ng linggo-linggo kung kailan lang ako makaluwag, sir. Kasi, sir, kailan ako nagbabayad ng 35,000. Kaya nga po, ma'am, let me finish, please. Allow me, please, kung pwede.
ang sinasabi po ng anak ninyo, magbibigay siya ng 1.5 pag dumating po yung kanyang unemployment check. Ang ibig sabihin po ng unemployment check, yun po ay galing sa gobyerno na ibinibigay na ayuda sa mga nawala ng trabaho. At ito na nga po, dahil may COVID doon, maraming mga Amerikano, ilang porsyento yan, milyon-milyon sa kanila, walang trabaho, umaasan na po sa gobyerno, parang walang iniwan niya sa SAP, kaya lang sa SAP, medyo iba lang dahil poorest of the poor ang binibigyan. Parang ganun rin po, ayuda sa gobyerno. So yung ayuda sa gobyerno para sa kanya sana yon, makikihati ka pa. Eh meron ka namang SAP dito. Hindi, wala po akong SAP, sir. Wala po akong natatanggap na ayuda kahit yung okay. Lockdown. Wala ka natanggap na ayuda, pero ma'am, the fact na siya po ay tumatanggap ng ayuda sa gobyerno dahil wala siyang trabaho, eh dapat ma'am, maintindihan niyo yun na huwag ka na muna makishare. Pabayaan mo na muna siya. Ngayon ma'am, pag nakabangon na siya, pag wala nang, ma'am, tapusin mo ako. Pag natapos ng COVID at may trabaho na siya ulit, sabi mo, dishwasher, kapag meron na ulit restaurant na bukas at makapag-dishwashing siya doon, then pwede po. Hindi, factory na po siya ngayon, sir. Sa factory na po siya nagtatrabaho, factory. Sir, ngayon. Oh, eh sarado po yung mga factory sa Amerika. Ang bahay niya. Nay, sarado, ano po? 750 po ang bahay niya, dollars po, sa utility niya. Pagpalagay na po natin nasa $1,000, sir. Pero sir, nakakapagpadala siya kay Tomboy ng almost $200. Ma'am, ma'am, sandali na ma'am. Kung makatomboy ka, ganun-ganun na lang. Parang galit na galit ka dun sa tomboy. Ano bang ginawa sa'yo ng lesbian at ganun na lang galit mo sa kanya? Kasi nga po, sir, binibrainwash niya yung anak ko, sir. Nung dating hindi ganyan yung anak ko na yan. Pero ma'am, may karapatan naman itong anak niyo na lumigaya. Eh kung dun siya maligaya na magmahal siya ng isang lesbian at bibigyan niya ng pera itong lesbian because that's her happiness, leave it alone. Hayaan mo siyang mag-umigaya. Alaman dyan, sir. Ang gusto ko lang, sir, kasi ang anak ko na yan, walang kusa yan, sir, na maisipan niya. Sige, ano usap kayong dalawa. Ma'am Rochelle, usap kayong dalawa ni nanay. Ma'am. Ma'am Rochelle? Grabe, sir. Nakakaya, sir. Sa tanan ng buhay ko, sir. Noon, sir, alam niyo, sir, noon, sir, talaga hindi ko yung kasama dati. Pinapabalanggay niya ako. Dinugupit niya yung buhok ko. Bakit naman ngayon, maginanyan mo naman ako, sinilip mo naman ako? Kasi hindi nakita, kasi ikaw nag-aaral ka. Wala ka. Alam mo, ikaw, ayaw mo nang sasabihan ka, ayaw mo pangaralan ka. Nag-rebelde yan, sir, kaya lumayo sa akin yan. Masakit yung loob. Nag-rebelde po yan. Pinakita mo sa TV, sa buong mundo. Lahat ng mga disiplina ko, sir, sa kanya, ayaw niya. Hindi, yun na nga po, sir, magkaiba sila ng kapatid niya, kaya siya hindi siya nakagraduate ng high school. Dahil pinag-aaral ko siya, nabuntis na pala siya. Nay. Hindi ako matanggap siya ng pangarap. Nay, hayaan niyo muna magsalita ang anak niya. Rochelle, go ahead po, Ma'am Rochelle. Please. Pinayaan niya ako sa buong mundo, sir, sa totoo lang. Alam niyo, sir, marami na akong inanak sa kanya, sir. Kaya ako naghanap ng lalaki noon, nabuntis ako lahat-lahat. Tapos nakakuha ako ng tomboy, sir, na nagmamahal sa akin, kinukulong niya yung buhay ko. Hanggang sa nakaalis ako. Kahit paano pag nangingi sila sa akin, nagbibigay pa rin ako. Hindi nyo tanong, hindi nyo tanong, hindi na nagbibigay ako sa kanya. Bago ang ugali ng panganay ko na yan, mula nung nakisama siya sa tomboy na yan, dahil hindi yan dating swapang at ganid. Hindi ganyan ang ugali niya nung araw, sir. Okay. Nung nakisama siya sa tomboy na yan, binuhay niya ang pamilya ng tomboy kaysa pamilya niya. Ako, kapatid niya, pati anak niya. Grabe, umalis siya sa tomboy. Grabe, alam mo na, makagalit sa'yo, ma. Pinatulpo mo, makakarating ko na kahit saan. Ayan, eh. Pakikita ka mo ito ng mga kamag-anak ko sa California. Grabe ka. Tama lang yan para malaman nila na pinabayaan mo ang ina mo. Hindi na ikaw, kahit hindi sa anak ng Kano, binigyan kita ng pangalan. Magmakaawa ako kay Kano kung wala akong matanggap. Para sa kinabukasan mo, ngayon ang sabi ni Kano, okay, bibigyan ko siya, I will give my name to her. Sabi niya, sabi sa akin ni Kano, I will give my name to her para kung opportunity na makapunta ka sa Amerika, tulungan mo ako. Ngayon lang ako naging okay. Bakit nagsumpa ko? Bakit nahihingit ako sa akin? Hindi naging okay. Ibago ka pa lang sa Amerika, panay na ang package mo kay Tomboy. Pag mga pamangkin niya, binigyan mo na sila ng cellphone. Ako kahit man lang $50, hindi mo ako matapunan. Napakabigat ang buhay mo magiging sa akin ng $50. Nasa Amerika. Alam mo, sir, Rafi, walang kusa yan, sir. Hindi kita kumaktan. Kailan siya magbigay sa atin, sir, kung nakakabaon na ako? Okay, sandala po. Hindi tayo nakaintindi yan. Okay, sinanay muna. Nay, ano ba ikinagalit mo sir, sa lesbian? Nay, pakisagot lang po tanong ko, Nay. Nay, ano ba ikinagalit nyo sa lesbian? Ba't kayo galit na galit nyo sa lesbian? Kasi po, sir, yung lesbian na yan, nagbago ang ugali niya. Meron pa siyang isang lesbian na pinatulan bago niya nakilala yan. Mabait yon, binibigyan siya, sinusuportahan siya, pati anak niya.
Pero nung napunta siya dyan sa tomboy na yan, tinalikuran niya kami ng anak niya, hindi niya na kami inuuwian. Pag yung tomboy sa Jordan nagpapadala sa kanya ng pera para sa anak niya, hinahati niya yon tapos i-scare na siya, pupunta na siya kay tomboy. So ang gusto niya na, so ang gusto niya na ay dapat yung mga karelasyon niyang lesbian ang magbibigay sa kanya, hindi siya pwede magbigay sa kanyang karelasyon na lesbian. Hindi ko po sinabi yun, sir, na hindi siya magbigay. Ang sa akin lang po, sir, lahat parang minamaniobra na ng tomboy na yan ang utak niya. Gumigit na lagi sa amin yan, sir. Yung tomboy pero, na pero yan. Nay, pero nay, wala na bang karapatan yung anak niyo na lumigaya? Sir, nagsama nga sila ng 8 taon, sir. Eh. Wala akong nagawa. Eh, kahit masakit sa kalooban ko, sir. Sino po bang nanay na gusto rin na ang anak mo ay papatong sa kapwa babae? Pero pinabayaan ko po siya, sir, kasi kaligayahan niya po yun. Hindi po po maibibigay. Okay. Kaya sabi ko nga sa kanya, nag-asawa rin ako. Kaya ako nag-asawa dahil wala na akong kasama. Pinalaki ko muna kayo. Ang bunso ko, sir, nakatapos ng high school bago ako nag-asawa. Almost 20 years, sarili ko lang, trabaho, bahay lang ako, mga anak ko. Okay. Wala akong lalaki. Ito na, Nay. Malapit na tayo matapos. Rochelle, wala kang trabaho ngayon. Gaano kayo katagal walang trabaho? Wala kang trabaho ngayon? Nakakaya ako, sir, sa lahat ng tao. Okay. Nakakaya ako. Wala kang trabaho. Okay. Now, magpapadala ko kayo ng 1-5 kapag natanggap niyo po unemployment check. Tama? Isang beses lang po ako magbibigay. Hindi na po ako magbibigay kasi po wala akong bibigay sa kanya. Wala po akong naiipon pa uwi ng Pilipinas kaya hindi ako makaka-uwi ng Pilipinas. Okay. Nay. 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 Upa ng upa. Nay. Psst. Nay. Nay. Sir. Unemployment check. Na-explain ko na sa'yo kanina. Ano bang gusto niyo, Nay? Buwan-buwan, tuwing matanggap niya ang unemployment check niya, meron kong dapat kahati ka doon. Nay. Sir. Unemployment check. Ibig sabihin, check ay galing sa gobyerno na binibigay sa mga walang trabaho. Dapat, Nay, magbibigay din siya sa'yo. Okay, opo, sir. Kahit tulong niya lang sa akin, sir, pambayad ko lang, sir, ng bills. Para meron lang akong maishare sa kapartner ko, sir. Nay, 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 paliwanag ko sa'yo, Nay. Kapag tumira ka sa America, Nay, mas marami silang bill kaysa sa bill mo binabayaran dito. Nandiyan yung bayad sa renta, nandiyan sa sasakyan, nandiyan yung grocery, nandiyan yung credit card bills, nandiyan yung utility bills. Ang dami niyo pong bayarin. Ngayon, Nay, nawalan siya ng trabaho. Akala niyo ba, Nay, kung halimbawa ang sweldo niya doon, $100, kunya na lang, $100 a month, $100 din matatanggap niya sa unemployment. Nay, makinig ka muna. Shh, shh. Off niyo si nanay. Off niyo si nanay. Now, halimbawa na lang, Nay, wag na 100. Halimbawa, 1,000 a month ang kanyang sweldo. Dahil nawalan siya ng trabaho, sasaluin po ng unemployment. Hindi niya po matatanggap yung buong 1,000. Ang matatanggap lang niya po, 30% of that salary. So kung 1,000 siya dati, matatanggap lang niya, 300 na lang, Nay. Nag-gets nyo? Yes po, sir. Oh, so, dun sa 300, Nay, imagine na meron din siya mga pangangailangan. Groceries, utilities, di ho ba? Buti sana, Nay, kung buo pa rin matatanggap niya sa gobyerno, 100% pa rin. Hindi, Nay. Eh. Pero ang pagkakaalam ko ngayon, meron natang silang natanggap, lahat ata, parang 1,000 a month ata, yung federal. I don't know. Hindi ko na nakip track yan. But anyway, Nay, baka pwedeng mag-understanding din po kayo, Nay, sa kanyang kalagayan. Yung $150 na ipapadala, Nay, yung 1-5 na ipapadala niya, Nay, baka pwede pagtsagaan niya na muna, Nay. Okay sa iyo, 1-5? Walang problema, sir. Yun nga, minsan sabi nga nitong partner ko, noon nga, linggo-linggo, nasa akin dapat ang anak niya. 500 lang ang ibibigay niya. Ano ang sabi ng partner ko? Wag na, okay lang. Kahit ako na lang mag-provide sa 500 na ipapadala niya para sa anak niya. Ma'am Rochelle. Iyayaw naman pumayag ng ama. Ma'am Rochelle. Magkano naman ikukumit mo? Kasi sinanay talaga, gusto niya may padala ka. Regular. Magkano naman ikukumit mo? Bahala kayo mag-usap mag-ina. Sir, hindi ko po kaya ng buwan po. Kasi nagpapadala pa po ako sa anak ko, 2,000. Kada linggo rin po. Eh ngayon, hindi na po linggo. Wala po akong sahod ngayon. Nasaan yung mga anak niya, ma'am? Nasa Iran po yung anak ko, 12 anyos, alam niya po yan, kaya nga hindi ko nakuha eh. Sino kaya po nag-aalaga? Sa amin dati. Sino po nag-aalaga ng anak niyo? Yung tatay po ng anak ko, nagpapadala po ako doon, kabibili ko nga lang po din ng cellphone eh, kasi kailangan niya dahil nag-aaral siya. Ah, so ibig sabihin, bukod pa sa mga bills mo dyan sa Amerika, nagpapadala ka pa para sa mga anak mo rito? Opo, opo. Ah, okay.
Sige. Dahil kasi po si Tom, kasi po yung kinakasama ko po, hindi ko po talaga yung pinagtrabaho nung umalis po ako ng Pilipinas. Kasi okay. Nga po kasi nga po maganda yung pagsasama namin, mawawalan kami ng time. Okay. Pero hindi ko po talaga pinagtrabaho yung partner ko. Pero na, ma'am, sorry ha, para maging patas naman ako dito. Ang pinagseselosan kasi pala ni nanay, eh dahil meron ka pang time na padalhan ng pera yung mga kamag-anak daw ng lesbian. Samantalang siya, wala. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nagpak. Kasi po lahat po ng sa tatapusin po yung kamag-anak po ng partner ko nasa California, nagpapadala po yung kapatid ng nanay niya. Hindi totoo yan, sir. Hindi po totoo, sir. Hindi po totoo, sir. Paano yung nalaman na eh? Parang alam na lang yung nanay lahat. Hindi naman ng walong tao. Noon, sir, nagbigay yan siya ng rooming number sa akin, sir. Doon niya nagsusumbong sa akin. Ang sabi niya sa akin noon, eh, ma, Pinil, gusto niya ipagawa ko yung bahay doon. Sabi niya. Ngayon sabi ko, huwag ka mo munang ipagawa. Sabi niya, ayaw ko nga kasi gusto ko dalawa kami magpagawa ng bahay na yan. Alam mo, yung tumboy na yan, sir, naghahanap lagi ng seguridad yan eh. Seguridad sa sarili niya. Noong una, kung gusto niya kunin yung bata, gusto niya doon sa poder. Hindi siya pwede sa poder dahil hindi siya kaano-ano ng apo ko. At hindi papayag yung ama. Okay, ganito na lang, Nay. Ganito na lang po. Tapusin natin to. Ma'am Rochelle, willing ka ba magbigay o hindi? Isang beses lang po ako magbibigay. Pagka may nakakaluwag po ako, ganun lang. Okay, sabi, sige. Napakabait ko na po eh. Binigyan okay. ko siya ng TV. Ay, kinuha niya yung TV ko nang walang paalam. Kinuha niya patungan ng TV ko nang walang paalam. Binigyan ko po siya ng rep. Nung nagpalit ako ng rep, binigyan ko siya ng cellphone na ginagamit ng anak ko. Okay. Tapos po nagpapadala ako sa kanya. Naputol lang po yun kasi nga po, nag-lockdown. Nawalan po ako ng trabaho. Okay. Nay, ganito na lang, Nay. Ako po, Nay, nahihiya naman na obligahin tong anak nyo na dahil alam ko naman po, may problema doon sa Amerika. Tayo po yung makikiusap lang sa kanya. Pero kung ayaw niya po, wala tayong magagawa at wala namang kaso tungkol dyan. So, sabi niya po, ma'am, nangako siya na magpapadala siya ng 1-5 pag natanggap yung unemployment check and then sa mga susunod na pagkakataon, kung meron siyang pera, magpapadala ulit siya. Hanggang doon na lang tayo, Nay. Aside from that, wala na po talaga. Okay, Nay? Kailan naman po yun, sir? Kasi po yan siya, sir. Uunahin niya yan si Tomboy. Yan magagalit si Tomboy sa sabihin na Tomboy. Sabihin na Tomboy, mas nauna mo po yung nanay mo at kapatid mo kaysa sa akin. Wala naman niya naitulong sa atin. Sasabihin nito, paano sa kanyang ginagawa ni Tomboy, sir, eh? Nay! Gusto talaga ni Tomboy, kapurang kami. Nay! Okay, ganito na lang. Nay, honest, magkano na yung, kung kayong tatanungin, kunyari, huwag niyo na isipin na nasa Amerika muna itong anak niyo. Magkano dapat ang suporta o magkano yung kailangan mo, financial na kailangan mo buwan-buwan para ma-meet mo yung mga requirements mo na? Para sa inyo, sa inyong katayuan ngayon, magkano? Anong requirements po, sir? Wala po akong trabaho, sir, eh. Kaya nga, magkano, ma'am, Nay, para naman lahat ng mga pangangailangan nyo eh mapunuan? Magkano, ma'am? Hula nyo lang po, mga approximately. Kasi po, sir, ang inaano ko lang po kasi, sir, sana sa anak ko ganito, sir. Nay, tapos na tayo dyan, Nay. Tapos na tayo dyan, Nay. Doon na lang po, Nay. Malay mo, baka makatulong ako. Magkano ba yung kailanganin mo buwan-buwan? Malay mo, baka kami tutulong dyan o baka kami tutulong? Sa akin, sir, kahit 3,000, masaya na po ako, sir, eh. 3,000 kada buwan? Pero mabigat sa anak ko yun, sir. Hindi niya kaya, eh. So, kung hindi niya kaya, paano yan? Yun na nga po, sir. Kaya sumasama po ang loob ko. Sabi ko na sa Amerika ka, halagang 3,000, hindi mo ako kaya yung bibigyan. Sa kanya. Bakit ako inuobliga niya? Bakit sigila hindi niya inuobliga? Pag binibigyan ko sir, pa nga, sigila, binibigyan niya pa to. Totoo lang, maraming hirap sa akin yan. Binigyan ako ng puhunan niya noon, sir. Nagsama kami. Tinalikuran ako niyang panganay ko. Lahat, binigyan kasi niya obligasyon niya sa bunso ko. Sa Pilipinas noon. Binigyan ka na pala ng puhunan? Alam mo po, sir, diyan po siya galit na galit, sir, sa bunso ko, kaya siya ganyan sa akin. Okay. Eh. Okay, Nay. So, Nay, sandali lang, Nay. So, ang kailangan mo talaga, Nay, 3,000 a month. Opo, sir. Tapos, happy ka na. Kaya na po ako doon. Gusto ko bigyan niya ako. Gusto ko bukas sa puso niya. Very okay. Proud ako, sir. Palagi ko siyang pinagdadasal para maliwanagan ang isip niya. Nay, ganito na lang, Nay. Napakabait ko sa'yo. Binibigyan pa kita ng bigas noon pag wala kayong kinakain. Tumatakbo ka sa akin sa Bataan bago ako umalis. Binigyan kita. Sinabihan mo pa ako noon na huwag okay na. Eroplano yung sasakyan mo. Marami akong naituloy sa'yo. Mapano ka? Tumatakbo ka lagi sa akin pag may problema ka kay Tomboy. Gusto mo okay. Na si Tomboy iwanan. Alam ko. Isang beses nakakulat ko pero hindi na ako tumakbo. Nay, sandali po, Nay. Nangihingi ka ng pera sa anak mo tapos inaaway mo siya. Eh baka
mapikon to, hindi na magbibigay. Hindi ko siya inaawan, sir. Eh, wala na, Nay. Wala po siya nabing gawin sa akin kung di pataksan niya ako, sir, ng boses. Wala siya respeto, hindi na ako binala. Okay, sige na, tapos natin. Nay, okay, Nay. Wala tayong mapunta dito. Nay, pasensya na, Nay, ha. Nay, magsalita lang ako. Kung ganun ka magsalita na ikaw ay humihingi ng pabor sa anak mo, dapat mahinaong kayo, Nay. Dapat medyo pakumbaba kayo kahit na kayo nanay. Okay? Kasi, Nay... Sir, matagal na po ako sa nagpapakumbaba. Sir, minumurang ako niyan, sir. Sinasabihan niya nga ako na mamatay na ako. Hindi totoo yan. Totoo lang po, sir. Minumurang niya ako. Sinasabihan niya ako mamatay na ako. Totoo po yan, sir. Nay. Nay, makinig kayo, Nay. Nay, makinig kayo, Nay. 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 Kami po, minanay, ano po? Mag-isa lang sa buhay. Hindi niya po kami inuobliga. Pag nagbigay po kami, nagpapasalamat siya. Never po naririnig ko sa bibig ng nanay ko na, hoy, ikaw, Rapi, magbigay ka ng ganito. Erwin, Ben, Mon, wala hong ganun sa nanay ko. Kami po'y kusang loob nagbibigay. Masaya kami nagbibigay sa kanya. Walang pag-uobliga. Sana na'y ganun din kayo. Hindi, si Rapi, sir, po. Ang sa akin lang po, hindi ko po siya inuobliga. Gusto ko po magkusa siya, maintindihan niya ang mama ko. Kaya nga, Nay, magkusa siya buwan-buwan. So parang pag-uobliga na rin yun. Magkusa siya buwan-buwan. Magkusa siya ng 3,000. Parang prenesyon mo na rin. Obligasyon na yun. Ang pagtulong, hindi yun obligasyon. Nga, ma'am. Pagmamahal sa magulang. Nay. Ang pagtulong po, sir, hindi po obligasyon niya. Aden, hindi tayo matatapos dito. Hindi tayo matatapos dito. Nay, huwag mo na ibababa ang telepono. Off-air, pag-usapin ka ng dalawa, tingnan ko kung saan kayo makarating. Dahil maubos lang po oras natin. Wala tayo pupuntahan. Ma'am Rochelle. Pa. Huwag mo ibababa ang telepono. Pag-usapin po namin kayo off-air. Kahit na abutin tayo ng isang oras, walang problema. Maraming oras off-air. Okay? Salamat po, Ma'am Rochelle. Alas 12 na po kasi dito eh. Okay, sige po na, ma'am. Maski na mga another 5 minutes, baka meron kayong mapapala pag off-air. Baka pag on-air, lalo kayo nag-initan. Okay, ma'am? Hindi naman po ako mainit. Salamat naman po eh. Okay, sige po. Ma'am, Ma'am Lailari, huwag niyo ibababa ang telepono. Okay? Odette? Yes po, sir. Pag-usapin sila off-air.